crafts for both teams. Parehong my position. I think we're gonna have our first turtle pit fight. Dominic ngayon zoning out Crown. Farsa, maaga atang napalabas ang feathered airstrike. Papakulas. Masyadong maaga pag zone ni Aeon dito using the feathered airstrike. So, alam na ngayon ng TNC niyo na walang ultimate ang members ng Blacklist Academy. Naglabas na nga ng real world manipulation para ma-zone. At tagpadilim na nga dito ang ating Hellcurt Crown. Will take down rin daw. Mukhang susunod na yata yung turtle na kuha. Dito sa top lane. Makakagawa kaya ng TNC ay na play. Ayun na yung Dark Knight Falls. Ay, nagparoon na nga ng Circling Eagle dito with the torn apart memory. Pero hindi pa rin sapat ang damage pa rin nakakuha doon ng kill. Etong si Mira against Owl. Dark Knight Falls siya, no? Circling Eagle. Circling Eagle. Tapos hindi mo nga makikita kung saan, saan ka malilit lalapag eh. No? Ang hirap nun. Parang si Elkert naging panike eh. Kasi dumilim, tas lumipad. Ah, Batman pala. Na parang ito yung turn apart memory ni Mira. Hindi nga lang sa batch yung damage. Pero si Shocker, mamamatay na naman. Etong si Owl rin doon pa rin makakuha ng turtle doon sa may gitna. At si Santing, si Banting na naman ang kanilang target. Tumba dito sa kamay ni Dominic. Nung blast niya doon sa bush na yon, kaya hindi siya nakita. Setting up Rindo para makuha yung second turtle kahit nauna. Oy! Ang TNC. At tignan mo naman si Owl, medyo masakit na. Ohoy! Pero there was a flicker. Jo, hindi po yun nga. Sa keys to victory, hindi pa siya effective dito. But mayroong yatang magkakaroon ng bakbakan sa may baba. Boy. Rindo, the birthday boy with the Omni Shadow kill against Crown. At pero nandito naman lang sandwich play na gagawin or ang TNC, although hindi sila nakakuha ng kill, nakauna silang makabitaw ng turret sa taas. At tignan mo naman yun, papakulas! Ang sakit ng feathered airstrike ni Aeon dito, patay si Kid. Hindi siya tatakbuhan eh. Oo, pero si Owl. Kasi pogi eh. Teka lang, si Owl, tagdamaan ng torn apart memory ni Mira. Tutong burst damage. Burst eh, no? Masakit si Brody. Tsaka, mas masakit, tamaan ka ng kidlat o tamaan ka ng sibat? Mas masakit pag tinamaan ka ng kidlat. Pero pag tinamaan ka ng feathered airstrike ni Aeon, ikaw ay tutumba. Numinong blast sa may turtle pit. Ayun lang ang sinulutan ni Dominic. Etong si Kid, nag-turtle doon sa may tore. Pero yung turtle natin ay buhay pa. Pero si Aeon ay tutumba. Si Steve naman ay nangangalib ang buhay. At titignan natin kung anong gagawin ng dalawang members dito ng TNC. Mukhang naging lord na yung pagong. Sa sobrang tagal, both teams, nagkaroon na ng yung weapon niya eh. Yung talagang ano eh, ramdam mong evenly matched eh. Both teams right now vying for their very first win. At tignan mo yun! Blast! Tinamaan na naman itong si Crown with a feathered airstrike against doon sa TNC Neo with the zone then coming from Dominic using the split at mukhang kukunin na to ng Blacklist Academy ang level 1 lore. Grabe, sabi sa'yo, nasa rope. Inhibitor turret. Oo. But ang gustong kunin ng Blacklist Academy dito, may numinong blast with the flicker in, pero naka-fog mortal coil itong si Crown na andun din yung real world manipulation. Tumba si Steve dito. Meron namang feathered airstrike na igagante si Aeon against na ba? Kumalakas na ba yung damage? Na, ay, masige, mamaya na lang. Onting farm pa ako, pero ready na both teams once again to take this Luminous Lord na to, no? Kasi level 2 Lord. Minute mark na eh. Pwede na! Pero tumumba si Rindo sa kamay ni Kid. Meron pang Circling Eagle na kinonek. At ang ganda na dito ha, para sa side ng TNC Neo, walang Retribution Holder. Walang Retribution ang Holder. Blacklist Pero Academy. May pag-asa pa rin. Kung napanood mo si Outplayed Kamon, kahit may dalawang Retribution, nakuha pa rin niya ang Lord. Numinong Blast na charge! Merong Numinong Blast. Meron na rin Real World Manipulation na kinamit dito with the Feathered Airstrike coming in from Aeon. Walang kumukuha sa kanya. Pero si Crown, walang nangarib ng buhay dito. Si Meron pang Circling Eagle, si Banting! Pero nakakuha ng Lord etong si Kid at si Crown at nangangarib din ang buhay na tinatamaan dito ni Owl at mukhang may mamamatay doon sa may gitna. Aeon is down 2-9 trade kasama pa ng Lord ang TNC. Dalawang casualties on Blacklist side pero parang make it 3 cause right now Dominic ay napatumba. Limang pwedeng mangyari. Parang may binabalak. Hindi alam ng Black eh. At pwedeng niya gawin yan kasi pwede siya magpadilim eh. Feathered airstrike ginamit na ni Aeon dito sa may gitna to zone out the members para may Omni Shadow Kill. At eto na yung sinasabi natin plano ni Kid against Owl. Scout, kaya-kaya niya mag-scout at mag-zone ng magandang set pero may conceal play na magaganap para play, sa Black. Mukhang si Banting ang kanilang target. Boom! Feathered airstrike, hindi pa rin kinakancel dito ni Aeon. Tumba
ang Rome. Meron pang Lord, pang apat na Lord na to. Blacklist, medyo mas mataas ang chance makuha ang Lord na to. So TNC right now, they have to make a miracle play and somewhat steal this Lord away from Blacklist. Pero ngayon, papa ko, last kid. Si Dominic, mukhang nanganganib ang buhay, pero nilabagan na nga yung Frederick Airstrike. Pero si Owl ang makakuha ng kill dito kay Kid. Si Crown, hinahatid pa uwi ng buong Academy doon sa bahay nung minong blast. Pero nakakancel ito using the Mortal Coil. Naandun yung slow ni Shocker. Tumba si Steve dito, pero hindi nila napapansin. Kinuha na ni Rindo yung Lord at tumba ang Roamer ng Academy. 1-4-1 trade game, Lason. Late game Fishbowl. Oo, late game Fishbowl. Kanina ubi lang, ngayon gusto ko ng dessert. Ayan, gusto ko ng Fishbowl, sabi! Gusto na din ng Feathered Airstrike T.E.O.N. Pero tinamaan niya naman with the Omni Shadow Ken. Nagpatilim na naman na itong si Ken. Mukhang may mamamatay muna sa may gitna. Itong si Banting natin. Pero tower lock na ang ating mga students. Tutok game! Play naman, alam naman natin yung matchup na yan. Glue and Martes. Talagang magka-cutlates lang. Si Rindo, nasa may purple buff. Sino makakuha? Uy! Sino nakuha? Sino nakuha? Steal pa ni Rindo yung purple Rindo buff. Pero meron magkakaroon ng backbackan sa may purple buff din. Pero si Kid ang makakuha ng first blood. Papa ko lang, so far, shoes versus leather shoes. Sa larangan ng speed, panalo yung rubber. Pero sa larangan ng sakit, mas masakit yung leather shoes. May takong yun. Saka naka-sprint eh. Track and field yun. Track and field, oo. Pero kahit na, no, may dala siyang malaking hammer, nakakatakbo pa rin siya. Last ng legs. Grabe naman yun. Pero si Steve mukhang tutumba na naman sa kamay ni Kid. Rate. Medyo glimpse of game number 1 to eh, where TNC is dominating. Si Kid, freely roaming. Nakukuha niya lahat ng gusto niya. Pero may chance din kasing mag-hold on yung Black eh. Tapos mamaya pa ikutin. Tignan mo yan, katulad niya ngayon. Ganda na bato! Saka paborito niya yan, Jin. Paborito niya yan. Pareho silang scouted eh. Scouter pala ito eh. Oo. Pero ito na naman, magkakaroon yata ng bakbakan sa may Turtle Pit. Banting na nga na bang buhay na andun siya sa loob ng Real World Manipulation ni Aeon. Siya ay tutumba. Nagre-reset dito ang Turtle. So may setup lang ang dalawang kumpanan natin. Banting or si Dominic against Crown. Matatandaan natin kanina, pero natinamaan ng Lion or kinagat ng 7 Lions using the split para naman mag-regenerate ang kanyang buhay. Dominic successfully disengaged, pero at nakakuha din si Rindo ng Turtle. At nakita natin dito si Steve, yung kanyang ginagawa dito kay Kida. Oy, aabot! Yata! Teka, tignan natin. Oy, tipi-tipi lang. Pwede. Medyo pantay pa kasi TNC na fire. It's 2-2 as we approach the 6th minute mark. Parang napanood ko na to. Concealed play. Ayun na naman, syempre. Ito na. The Spear of Destruction with the Way of the Dragon combination. Yung Tiny Bubbles ang magpapahirap kay Owl na andun agad si Aito the Rescue, pero hindi nakaabot dahil tumba itong si Owl. Pero parang may counter-attack ata dito si Steve, pero hindi hahayaan yon ng TNC. Makakatakas sila safely. At ngayon masasabi ko, alam mo, bakit nangwa na nila yung kill finally? Pero it's understandable na hindi naka-burst yung TNC. Uy! Dahil nandyan sa taas! Ang sakit Oh my goodness! Kid, finally! Nakakuha dito si Kid ng kanyang kill, pero siya ay inahabol ni Aeon at ni Steve. Siya dalit ay tutumba. Roamer kapalit, gold later. Pero parang hindi bata tapos si Banting, oh. Gustong-gusto niya makakuha, pero hinahanap niya yung tamang target. Ay, sabi na sila, naman eh, yung Way of the Dragon with the Spear of Destruction coming from Mira, at mukhang itutuloy pa sa may middle lane turret. Nandito na naman, ginagat ng 7 Lions itong si Steve at this total disengage coming from both teams, at mukhang makakita tayo ng ban tips. Makakuha na tayo ng ban tips. Number one, tip number one. Kapapa ko, last, alam ko na. Hello, wear leather shoes. Para mas masakit, pero si Shocker ay na-shock doon kay Steve na coil. Alam mo, para siya ano, tansya ko yung pagtitipi, ano yun eh, pagtatali ng sintas eh. Kasi ganun katagal yung pagtali ng sintas eh. Ilang seconds pa yung tipi? Ano yung mga 5 seconds yun? Ganun din ako katagal magtali ng sintas eh, pero isang paa lang. At naka-ice queen 1 na nga dito si Shocker. Banting pumasok doon. Meron na yung Lord. Omni Shadow Kill naman ang ginamit sa side ng TNC Neon. Pero tutong ba dito si Kid sa kamay ni Steve? Nahanto na agad si Mira. Tumba rin dito ang gold medalist na si Owl. Along gold medal? Wala akong pake sa gold medal mo. Banting, tinamaan na naman doon ng Way of the Dragon. 3v3 situation. Sino unang magdi-disengage? Mahirap yan mag-lord. Pareho walang ano eh. Walang retribution eh. Pero meron pa rin nagaganap dito. Oh. Nagtanong nila makuha itong lord na ito. Gusto rin nilang makuha
Victory na naman! Tinamahan ng Way of the Dragon! Etong si Owl Kid ang kumakuha ng Kelat tumba dito, pati si Banting, Romer kapalit ang Godlayer, pero naandun din si Steve, tinamahan ng Decimation! Sulit na sulit iyon dahil merong Lord! At tukang ito na nga si Shocker naman, ang kanilang next target si Rindo ay buhay pa, merong Retribution Holder, dalawang kumpulan natin, naandun agad si Mira sa may likod, pero nag-split-split na nga itong si Dominic, hindi siya makapag guluhin. Tingnan natin kung sasabrutan niya ba etong si Mira at mukhang magmamamba out etong si Dominic, pero si Rindo lang ang nag-iisa sa may gitna. Uy! Hindi tumama. Ang nangyayari lang, ang ganda ng positioning dito ni Banting with the flicker, Way of the Dragon, at mukhang may conceal play sa may taas. Banting, si Kid, tamang shadow lang or quad shadow lang dito. Sino-zone out ang members ng Blacklist Academy. Disengage muna to. Mabilis na clear out ng Blacklist yung Lord without casualties, man! Si Banting! Ito naman, si Banting! Tinamahan si Steve ng Way of the Dragon. Si Kid, naandun agad with the only shadow kill. Hindi pa sa kanya yung damage. Pero nag-istikiran yung dalawa. Nagtipihan pa. Pero si Crown ay tutumba. Naandun sa may gitna ang team fight. Sisunod na dyan si Rindo. Si Mira naman ang susunod. Owl to the rescue na nga ba? Pero naandun agad ang members ng TNC. 4-on-4 na ito, pero momentum is on TNC side. Kayang-kaya nila kumuha ng mga towers sa labas. Kine-clear out na nila yung mga buffs. Ang bilis ng sibat ni Mira. Ini-passive eh. Oo. May shuriken na yun eh. Kanina, pag nagsasampalan sila pero may conceal play, tignan natin kung magkoconnect. Hindi pa. Nagsa-zone out lang ngayon na maganda ang mabilis TNC. Mabilis po kukuha ito ng TNC kung tuloy-tuloy siya dito. Pero kinagat ng 7 Lions, etong si Rindo. Banting na taunt siya dito with Rindo. And mukhang may mamamatay. Si Rindo nga ang kasunod, walang Retribution Holder ang Blacklist Academy. Tatlo agad ang tumba, mukhang apat pa. Dominic with a split, tinatamala ng Spear of Destruction. Eto, si Dominic tumba dito, apat ang wala sa members ng Academy. Ang sabi ng TNC Neo, anong Academy? Kami naman muna, mukhang itutuloy ito sa game number 3. Magkakaroon tayo ng turtle in a couple of seconds. Yan na, mag-respond na. Tingnan ang natin. Ang ating unang turtle, sino ang unang makakakuha? Kinagat ng 7 Lions, etong si Rindo. Uy, di na naman tumama ang Iron Hook, hihilahin lang. Round number 1 for the first turtle takedown. Nilabas na ni Aeon ang kanyang real world manipulation. Pero dalawang teams matinig pa rin. Rindo lang ang nandito. Pero parang gusto ata mag-counter. Mag-counter go, nakakuha ng first blood etong si Mira doon sa mitaas. Si Steve ang kanilang casualty. Si Crown yata ang susunod with the flickering end coming from Dominic. Nag-split-split para dito. At mukhang kukunin yata si Crown ni Rindo. At sinubunutan na nga ni Dominic. Mukhang siya pa yung magiging casualty. At babawian naman daw siya ni Rindo with the Frederick. Medyo outplay yon para sa side ng TNC. Ang ganda na, para sa side ng Blacklist. Ang ganda na ginawa ng TNC, that was a favorable trade. Maya-maya lang. At wala pa masyadong damage ang Moskov, pero nakabuo na siya ng kanyang corrosion site dito sa may gold lane. At mukhang magkakaroon yata ng engage coming from both teams. Si Banting ng nga nipang buhay, nasa loob ng real world manipulation. Si Kid ginamit ang Omni Shadow Kill. Nagdikit-dikit ang members ng Academy. Buto na nila ng iniikutan si Owl para magkaroon siya ng advantage with it, versus Mira on the Moskov. At meron ng turtle na mag-spawn, hinila lang ni Rindo dito sa kanilang side. Pero tignan mo yung rotation ng TNC doon. Parang they're eyeing his eyes talaga sa kay Owl eh. Parang pwede nila ibigay itong turtle na to, pero at this rate, si Kid nandyan eh. Nandyan sa vicinity eh. Nag-win shadow kill siya, hindi na nakukunin yon, pero nasa bunutan siya. Sinabunutan lang nga dito ni Dominic at mukhang siya pa yung tutumba. Si Crown naman ang susunod pa. Hindi na siya makakapag-ato dito. Nakapag-flicker out na nga, pero yung Way of the Dragon. Parang humikap ka lang mamaya. Oy! Tinamahan na naman dito. Proven and tested teams. Pero mukhang nasusunod ang rotation ngayon ng Black dahil si X-Shocker forced to use that Black Shoes. Ginamahita na nga ng Black Shoes, pero naandun agad yung real world manipulation. Pero si Crown kinagat ng 7 Lions, ang tatlong members ng Academy. Ginamita na nga ni Rindo kanyang Retribution. Pero siya pa yung matutumba, si Crown. At medyo ito-tone down yung mga amazing place na ginagawa ni Banting eh. Saka ang ganda rin kasi ng mobility ngayon na meron ang Blacklist Academy. Oh, meron tayong conceal play. Pumasok na dito sa Rindo. Na-taunt na nga itong si Banting. Ginamitin na lang Way of the Dragon tumba sa may loob ng tore. At mukhang merong susunod pa. Si Steve na naman ay susunod na. At mukhang mag-disengage mo na ulit ang dalawang kumpulan natin. That was another amazing trade. Actually, it wasn't a trade. Ah, it was a trade. Si Steve
nawala. Pero mas worth it eh. Rumor kasi they were rumor. Able to take down a tower. Mm-hmm. Tower dito, Demon Hunter Sword. Habang sa kabila naman, nakakuha pa rin ng third. Tinamaan nga ng Ironhawk with the Bloody Hand. Apat ang nakapalibot dito kay Rindo. At mukhang siya ay tutungba sa kamay ni Crown with using the Decimation. Pero naandon agad yung Conceal Play coming from Banting para hindi nga naman makakuha ng Way of the Dragon. Number 2 ka pa eh. Hindi mo ko binigyan ng space eh. Pakitaan kaya ito sabi ni Owl. Pero ito na, naganap ng Real World Manipulation. Ginamit na yung Black Shoes para makatakas na nga sa Real World Manipulation. Tutong ba dito si Banting at may kasama pang Dore ang pakukuha ng Blacklist Academy. Blacklist getting a kill as well as a tier 1 tower. Pero kabalitatan ng mid lane nila. Oy. Another amazing trade para sa Oy. TNC. Pero kapalit ng buhay ni Mira. Nag-trade ulit. Ito na yung dahil nakuha ni Rindo or ng Blacklist Academy ang level 1 lord. Hinahabol si Crown ng tatlong miyembro ng Blacklist Academy. Tutong ba dito si Crown? Pero tignan natin ha. Oy, kinagat ng Seven Lions na tonta nga tumba si Crown. Dominic, shades on mo. Let's make it happen. Siya yung initiator. Siya, yes. Kumbaga dito. And nakita natin yung ginagawa ng ano ng Blacklist Academy. Pag meron nakakuha ng only shadow kill, pero teka muna, Real World Manipulation nila pag na tumba dito ang team captain na si Banting at mukhang magmamatay na natin. Magkakaroon yata ng Lord Dance. Oh, ang ganda naman. Ng pagkaka-flickering in, pero naandun agad yung Bloody Hand coming from Banting at mukhang siya pa itutumba rin daw, taking down the Lord. Hinahabol si Crown, naandun si Dominic to zone out the members of TNC Neo. Si Mira nasa loob ng dance floor at siya ay tutumba. Dominic nag-flicker in na rin. Ginamit na lang ang split. Etong si Banting, tatlo or dalawa ang wala sa members ng TNC Neo. A 2-for-1 trade plus the level 2 Lord on... Mukhang magdedepensahan to ng TNC Neo ang level 2 Lord. Pero hindi yata nila madedepensahan ang remaining inhibitor tower nila. Mm-hmm. Sa bot lane, meron silang minion creeps here. Will they initiate the fight or makakagawa ba ng miracle play din si Banting? Wala ng Iron Hook for numerous seconds, so both teams will disengage. Clear muna ang TNC. Blacklist regroups. Agawin lahat ng resources. That is right. Resources. Agawan ng resources dito. Kukunin ng Blacklist Academy lahat ng jungle area para hindi nga naman makakuha ng magandang farm ang TNC, especially yes. The Moscow. Especially since buff dependent din yan si ano, Hayabusa. Hayabusa. So hindi niya magagawa yung mga Alakairi moves. Mga Kyrie Irving nagalawan. Tsaka hindi si Kyrie sa ano, sa Indo. Yung outplay niya nung M4. Hindi si niya Kyrie magagawa na, yun pag wala siyang buff. Pero, parang ano yun, may Steve Nash, may Kyrie. Tama. Pero ito na nga. Tama ang ginagawa ng Black ngayon. Ginagawa nila yung purple ginagawa puff nilang eh. Scars yung resources na meron ang TNC. Pero tignan mo si Mira. Mira, kasama pala niya si Banting. May conceal play. Will they set their eyes on Dominic? Pero makunat yan eh. Split. Medyo wasted opportunity for TNC. How will they do this? Or how will they make things around Banting? Muntik na yung Bloody Hunt! Walang tinamaan ng Bloody Hunt using the flicker coming from Banting. Siya pa yung tutumba. Ginamitan na nga ng Omni Shadow Kill. Pero walang damage. Ang Hayabusa, saktong-sakto. Real World Manipulation at mukhang gusto na tapusin ito ng Blacklist Academy. Double kill para kay Aeon. Dalawa na lang sa members ng TNC ang natitira. Paano nila didepensahan ito? Mukhang tower lock na ang mga students dito sa game number 3 dahil sabi nila, class dismissed!